Magandang-magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. Tama ba yung sinabi ko? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na tagapaghatid ng mensahe mula po sa Holy Spirit at sa ating sa Divine. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Doon nagkaroon po tayo ng delays yesterday, no, kasi medyo naging busy po ako, no, and today actually is talagang busy rin po ako, and now is syempre po Friday, no, so expect po natin na talagang pag Friday is talagang ang dami pong healing, and at the same time dahil na po yung mga emergency healing, no, ang dami ko pong na-receive ngayon especially sa online. And ngayon po is panalangin ko po sa lahat po na nagpahiling at sa mga may mga karamdaman po dyan, ano, is panalangin ko po na ang inyo pong paggaling ay maging tuloy-tuloy. Manalig po tayo sa Panginoon, have faith po lagi, no, and magpray po tayo, no, palagi, magpasalamat po palagi at tayo binigyan po ng kagalingan ng Panginoong Diyos Ama. Okay, so now is nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscribers, ano ba? Mga nag-comments, nag-likes, nag-share, yan, maraming salamat po. Dahil po sa inyo is unti-unti po, no, lumalago po ang ating channel. And unti-unti po is nararamdaman ko na marami pong na-enlighten, marami po ang bumabalik loob po sa Diyos, at andun po yung nararamdaman ko po yung parang meron man pong iba, no, for sure na hindi po naiintindihan kung ano po ang meron kayo sa kakayanan. Kasi po, ito nga po pala, no, is itong ating channel na ito is for spiritual awakening and spiritual journey. And minsan po talaga is meron po tayong love reading na ginagawa. Okay, pero madalang po yun, no. So, yan po. So, sa mga gusto pong mag-avail ng amulets, today is First Friday, no. So, solid po ang ating mga amulets. And now, ang nagdala ko lang po dito, kasi ito po is for my personal use, gumawa po kasi nabasag na po yung isa kong gamit. So, hindi pa ako nakakabili ng may pump. So, ito po is gamit ko po ito, no, pang protection pang kalahatan. Ayan. Meron po siya mga crystals sa loob. No? Ayan. Pangontra po talaga to. As in. Pangontra. Aswang. Pangontra. As in, ito po is makikita nyo po ito pagka meron po mga elemento o masasamang energy ang lumalapit po sa inyo, is umaano po to, tumatapon po yung langis, umaapaw po siya, hindi po kumukulo, no, hindi po siya kumukulo kundi umaapaw po, maangat po yung langis. And makikita nyo na lang po dito sa ganito is may mga tagas. Okay, so now is mag-aano po tayo, mag-reading na po tayo, mag-start na po tayo kasi it's late na rin po. And again, tomorrow po is Saturday and Sunday is off po ng inyong lola. So, kung sino pong gusto magpa-book is Monday na po tayo, Tuesday and Wednesday. Okay, mga ganyan po. Okay, so family day ko po muna ng 2 days, no. Kailangan po mag-rest ni Inday, no. So, pero continuous po ang upload ko. Okay, so now isihingi po tayo ng mensahe sa Divine. Gagamit po tayo ng halos puro or, ay, hindi, may isa po pala akong ano, taro, no. Pero kung kailangan po natin humugot sa ating ibang mga cards is gagawin po natin. Okay. By the way, thank you rin po pa pala sa lahat po ng nagpa-reading today and sa mga nagpa-sked po for Monday and Tuesday. Okay, so maraming salamat po. Again, 4 lineups po tayo, no? Wala po tayong rush. Ganyan. Okay, so let's start. Mag-pray na po tayo. Wait lang po, ah. Okay. So, pray na po tayo. Panginoon Diyos Ama, kami po ay narito po muli sa inyong harapan, sa inyo po, para po humingi po ng basbas mula po sa inyo, Diyos Ama, Diyos Espiritu, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, para po kami po ibigin niyo po ng protection, pangkalahatan, mailayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman, lalong-lalo na po sa tukso. At bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat po na nangangailangan ng inyong milagro. Pakihipo po silang lahat para po sa kanilang tuloy-tuloy na paggaling at lalong-lalo na po sa mga may espiritual na karga.
Ako po'y nananalangin na inyo po silang hawakan, hipuin para po sa kanilang kagalingan. Ako po'y nananalangin din po na kami po ay inyong bigyan ng mensahe na magmumula po sa inyo, mula po sa universe, spirit guides, ancestors, elementals, ascended masters, to the Most High, Almighty God. Please, samahan niyo po kami sa pagbabasa ngayon para po makapagbigay po tayo ng mensahe o makapagbigay po kayo ng mensahe sa mga collectives and healers or sa mga viewers and subscribers. Maraming maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, hoping na medyo ano po, huwag po kayong mag-alala at ano, malapit-tapit na po tayo makabili ng headphone. Okay, so para medyo ano po yung noise, no? Medyo hindi po ganun kalakas yung ingay, lalo na po yung takol ng aking mga dogs. Kasi po, meron po akong tatlong dogs dito, so hindi ko po sila maawat, syempre. Pagka may dumadaan or meron tumahol na isang aso, syempre, andyan na po, fire na po sila. Okay, so, umpisa muna tayo sa, wait lang po. Mag-aano lang po ako ng oil. Diba, ang hirap ng ganito. Pero kailangan ko pong mag-oil. Okay, so wait lang. Charge lang po ako. Charging camera. Charging, charging camera. Charging camera. Charging, charging, charging. Charging camera. Okay. So, let's start. Okay, so dito po muna tayo. Gagamit po tayo ng star seed. So, kukuha lang po tayo dito ng mga ilang cards. Then, kukuha na po tayo ng ibang cards. Ibang deck. Okay. Kung ano ang mensahe para po sa inyo, no? Let's see kung ano po ang mensahe mula po sa divine. Okay, star family. So, star family, so talagang you're a team, you're part of a team of souls. The blue flame, andito ulit. Alam nyo, the last time na binuksan ko tong star seed na to is andito talaga yung tinatawag na blue flame. No, andito yung talagang yung activation dito ng awakening nyo is talagang ang lakas na. No, kumbaga dito is directly talagang pinapakita rito na talagang kayo eh connected po talaga sa the Most High. No, and here is, kumbaga, meron din po tayong isang card dito na be a leader you wish you had. Okay, so soon to be, no, is talaga andito ka to, parang born, you're ano, parang pinanganak ka talaga, excuse, ipinanganak ka talaga dito to be a leader, no, born to be a leader ka dito, no, so ikaw yung tipong magtuturo or mag-share ng mga words of wisdom sa mga tao para magbigay ng inspiration sa tao, ano, bigay ng kaliwanagan sa mga tao, okay? So, dito naman sa Star Family, sinasabi dito na kumbaga, ang universe dito is talagang andito sila to guide you, no? To love you, to support you, no? Yan yung sinasabi sa iyo ng card. Now, let's see kung ano pa yung pwedeng sabihin sa inyo na dito ng card, no? About dito sa Blue Flame, Star Family, and be a leader, okay? Okay, naglalaro pong aking mga cats. Diba, ang dami ko pong animals dito. Okay, so wait! No, it's not yet time. Things are being woven. Woven. Yan. Okay, let's see kung ano po. Makalog. Kasi alam nyo, late na po ulit. Okay, so the seeds of Mintaka. Seeing potential bringing unconscious to light. Okay, so isa pa. Kuha pa tayo isang card na lang yun. Okay, so here, you're not alone. Okay, so dito is sinasabi dito na kumbaga, intayin mo lang yung tamang panahon sa'yo, no? Yung tamang
oras, no, tamang oras, tamang panahon para do sa actually hinog ka na naman, no, hinog ka na, pwedeng-pwede ka nang pakawalan, pwedeng-pwede ka nang manggamot, gawin mo na kung ano yung mga dapat mong gawin, no, nakakapagawa ka na rin ng halos ng mga ganito, no, ng mga ganyan, nakakagawa ka na rin ng mga ganito. So marami ka nang alam, no, marami ka nang nagagawa as a healer, no, or as an ordinary ano na tao. No, so dito is meron ka pang ano, pero kahit na may nagagawa ka ng ganyan, parang ang sa tingin mo sa iyo is meron ka pang, pero kasi may na-manifest or meron kang hinihiling pa kay God, no, na ibigay sa iyo, pero meron ka na. No? Meron ka na, pero it's, this is not the right time for you to use it or para paganahin mo siya, no, hindi pa ito 'yon, no. So pero yung potential is meron ka na, nakikita mo na rin naman yung potential, pero andun yung hindi mo pa siya nagagamit or hindi mo pa siya nasusubukan gamitin. Maybe meron ka rin mga fears, no, or doubts na baka mamaya magawa mo pero hindi mo alam kung paano mo ito tatapusin, no. So may mga ganun ka. Pero alam mo, kung ako sa iyo, subukan mo na 'to kasi you're not alone, no. Meron at merong magga-guide sa iyo para mapagtanggumpayan mo yung gusto mo na magawa, gusto mong mangyari. Okay? So make sure na andun yung pagkaginawa mo 'to is andun yung tapang, buong loob para maisagawa mo 'to na maayos, mapagtanggumpayan mo. Okay? Haharutan yung akin ng attacks. Tinubugbog ng nanay. Chin! 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 Ala, niresting na yung aking puting cheek. Okay, so you're not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Totoo yan, no? Alam nyo, pagka tayo po ay natalaga na sa mundo ng spiritual, actually talaga ilan lang po makaka-appreciate. Actually ito, no, itong ginawa ko tong channel na to is for all of you, for you collective. No, kasi kung alam niyo 'yon, dito po ako din nila ni God na mag-create ng ganitong mga uploads, no, para po i-share po sa inyo and para po may makausap kayo and para po andun yung ma-share nyo rin po sa akin kung ano po yung sinasaloob nyo, na kasi wala naman pong gustong makinig sa inyo. Kasi po pagka i-share niyo po to sa mga tao na kahit po asawa mo yan, best friend mo yan, or ano man, hindi ka paniniwalaan yan. Sasabihin pa niyan may topak ka sa ulo. Iisipin pa niyan, loko-loko na ata to. Iisipin pa niyan, loka-loka na ata to. Nagta-drugs ka ba? Mga ganon. No? Aminin niyo po yan. Comment. No? Comment na, comment. Unahan na sa comment. Okay? So, alam ko ganyan yung mga result, no? Or I mean, yun yung mga sinasabi sa inyo. Pagka nag-share na kayo about spiritual, about sa mga, pare, nakakita ako ng ganito, pare, may nagpakita sa akin ganito, pare, tinayuan ako ng balahibo, pare, may ganito. O Mars, ganito, ganyan, ganyan, ang kwento ka ng mga ganyan, ng mga weirdness, no? Pero, nakikinig sila, pero alam mo yon, hanggang sa hindi mo na mamalayan, nilalayuan ka. Para kasi kinakonsider nila may topa ka sa ulo or baka may sapi ka, yung mga ganun, no? So parang hindi sila convinced dun sa mga kinukwento mo, no? So here is, eto na, questioning everything, lifting the veil, anything unaligned must go, no? So dito is talaga, syempre pagka naandun na you're not for everyone, and talaga nagkukwento ka nga dito sa mga friendship mo, relatives mo, wife mo, anak mo, and walang naniniwala sa'yo, no? Parang sinasabi pa dito na talagang delikado yung ginagawa mo, or sigurado ka ba sa ginagawa mo, yung mga ganun, no? Okay, so now is andun yung talagang marami kang questions sa sarili mo, no? Na parang sino kaya, kanino ko kaya to may i-share, sino bang pwede kong kausapin. So for now, kung wala naniniwala sa inyo or wala man nakikinig sa inyo, no, talk to God, no. Andiyan yung bibigyan kayo ng signs and bibigyan kayo ng right person, no, na para meron kayong mapagkwentuhan, no. Aside dyan sa siguro meron ka rin special friend or one friend na talagang willing to listen, ano. So, treasure niyo yung mga ganyan tao na kahit wala siya sa ganung sitwasyon, wala siya sa ganung spiritual na issue, is andyan to listen sa inyo, no? Para magbigay din sa inyo. I mean, di ba po kasi talaga pag kami nakikinig, no, mas nakakagaan ng pakiramdam, no? Okay, so we have, ito muna pala.
ito, ito, and ito. Okay, so surrender to the sweetness. You have the Venus energy, pleasure, joy, and make love to life. Okay, so dito is, ano, kumbaga, sinasabi dito na, kumbaga, andito yung, kasi ito is one of your, ano to, desire, no, na talagang makapasok sa spiritual, na makapagpagaling, gumawa ng himala, yung mga ganon, yung parang kung ano yung ginawa ni Jesus Christ noon, ano, is parang, andito yung, ang lakas ng bilib mo na, parang isang haplos lang, isang wave lang ng kamay, no, isang ihip lang, galing na yung katapat mo, no? So yan yung isa sa mga gustong-gusto mo na magbibigay sa'yo ng kasiyahan, which is meron ka naman na. Okay? So dahil diyan you got the love, no? So you got the love. So meaning talagang at dito yung ang dami na nagmamahal sa iyo, ang dami nang talaga nagbibigay ng mga kung ano-ano mga gifts sa iyo, no? Hindi man to material or financial, pero alam mo ang mahalaga dito, naniniwala sa iyo ang tao. May tiwala sa iyo ang tao. Hindi ka scammer, hindi ka mapagpanggap na healer. Legit ka na healer, kaya maraming nagmamahal sa iyo, maraming naniniwala sa iyo. And dahil diyan is magkakaroon ka pa ng talagang maraming pasyente or maraming kliyente. Okay? Kasi talagang andito yung namumukadkad na ang iyong pangalan sa pangkalahatan, sa karamihan, no? So here is there's a doors are opening. You decide, rewards, andyan, and wild card. So, yung portal dito is, eto ha, literally, for sure, kayo po mga healers or collectives, no, nakakita na kayo ng portal, especially po sa vision. No? Sa vision to, madalas po nagpapakita ang mga portals, no? So, yan is, kumbaga, the doors are opening, no? Now, you decide kung ano po ba talaga ang mga kailangan nyong puntahan or pasukin dyan sa mga portals na yan. Pero, yung mga portals po na yan, ano, pasukin mo man ang alin dyan, ano, ibig sabihin po, yan po yung dinikta sa inyo ng mga guides nyo. And at the same time, alam nyo po yung pagka nakarating po kayo sa portals na yun, doon kayo makaka-receive ng rewards. Parang yun yung pinili nyo eh. Mahirap man yung pinasok mo na portal, pero alam nyo yung pag nakalabas kayo dyan, kasi that's ano eh, parang trials, no, mga ganyan. So, andyan yung after nyo yan, malagpasan yung portal na yan, makalabas kayo dyan, sa kabilang banda, no, is talagang andun yung reward na darating sa'yo. Okay? So, let's see kung ano pa sasabihin ng card. And wala na po siyang ibuga. Last shuffle. Yun. Okay. So, we have okay, so we have birthing creations. So dito is ano, no? Dito ka makakaroon ng group or makakamit ka ng mga tao na talagang makakaintindi sa iyo, na parang brotherhood or sisterhood. Dito ka makaka-encounter or dito mo sila makikilala. Dito sa mundo ng spiritual. Dito ka makakabuo na talagang nasasabi mong parang mabuti pa sila, naiintindihan nila ako, samantalang sarili kong kapatid o sarili kong asawa, sarili kong kamag-anak, hindi ako maintindihan, buti pa yung iba naiintindihan ako, yung mga ganon, no? So dito ka makakaroon na parang bubuo ka ng hindi lang brotherhood or sisterhood, kundi parang as a whole, as a family. Dito ka makakatanggap or makakakilala ng parang second family mo, na talaga andyan sila para intindihin ka, ipaliwanag sa'yo yung mga ganito, and to take care of you at the same time, no? Okay, so next is we have this one, Psychic Tarot. Okay, so let's see kung ano pa yung pwedeng sabihin sa inyo ng Divine, aside po dito sa ating Starseed. Sa unang deck po natin is ano po yan na, Starseed Oracle. Natin kung anong sasabihin. Okay, so we have, wow, so prosperity begins, syempre. Kasi andyan yung, dito nga sa, ano, no, sa Starseed, no, sinasabi dito na kumbaga, andun yung madami na nga pong parang na-amaze or na, 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 na,
bumibilib po sa inyo o humahanga po sa inyo dahil nga po sa galing ninyo, no? Na kumbaga, andyan yung may uniqueness po talaga kayo sa panggagamot. Na kumbaga, hindi nila akalain na sa simpleng isang kumpas mo, sa isang simpleng ihip mo, sa isang haplos mo, tanggal agad ang sakit nila. No? Kasi po merong iba, or alam nyo na, meron naman po talaga tayong iba-ibang uniqueness pagdating po sa panggagamot. Pero ikaw dito, collective, is talagang andun yung naikukumpara ka tuloy nila. Naikukumpara ka nitong mga ito, nitong mga pasyente mo sa iba na humawak sa kanila. Na iba ka. No? Kaya andun sila, yung bilib nila sa iyo, yung tiwala nila sa iyo, pagmamahal nila sa iyo, is binigay na nila. No? Okay? Yan yun. Kaya yung prosperity dito is nandito na nag-uumpisa. No, kumbaga kasi dito sa dami na nagagabot mo, no, andun yung naalala ka nila, nabigyan ka nila halimbawa ng prutas, bigyan ka nila ng puon, bigyan ka nila ng kandila, bigyan ka nila ng ganito, kung ano-ano, yung mga needs mo talaga is na ipoprovide nila sa'yo kasi nga, binigyan mo sila ng kagalingan, binigyan mo sila ng himala or milagro sa buhay, or second chance, no, second life, ganun. Kaya, alam mo, mas marami. Ito is panimula pa lang, no? Pero marami pang darating at maraming pang maniniwala sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, i-continue mo lang yan para lalo kang pagpalain ng Diyos Ama. Okay? So, now we have the authority. So, meaning dito sa authority na to is talagang andun yung nakakapag-command ka. No? Andun yung nakakapag-command ka or nakakapag-request ka, nakakapag-pakiusap ka, hindi lang dito sa mga pasyente, no, kundi pati sa mga hindi nakikitang nilalang. Napapakiusapan mo sila. Nasabi ko na rito dun sa card, no, noong nakaraan, na kumbaga ikaw yung tipo na healer na kumbaga hindi agad-agad bumibira. No, andun yung kung kayang pakiusapan, kayang kausapin para gumaling ang pasyente, kinakausap mo muna. Huwag na huwag lang babalikan. Kasi pag binalikan, ligwak ganun. Okay? So, nandun ka sa point na yun. Kumbaga dito is talagang pinag-aaralan mo muna lahat bago ka bumira. Hindi ka dito, parang, alam mo yon yung tipong power hungry. No? Hindi ka ganun. Kumbaga, pinag-aaralan mo maigi, binabalance mo lahat bago ka bumira sa panggagamot. Which is talagang very good ka dun. Okay. So, we have the foundation achievements. So, ito na nga. So, since, ayan, no, prosperity begins and you have the authority, so, dito is nagkakaroon ka na ng foundation. So, sa paggawa mo ng foundation, ano ba yung foundation? Meaning, possible na magkaroon ka dito ng sarili mong bahay, yung minimitri mo or yung pinapangarap mong sarili mong bahay, sarili mong kotse, sarili mong, basta yung masasabi mong pag-aari mo, no? Andito na yan. Darating at darating. Kasi ito is one of your achievements. Maybe, no, correct me, no? Kasi, some of you, no, hindi naman po to sa lahat, no, some of the collectives here, some of the healers here dito sa ating YouTube is, kumbaga, meron kayo napagaling na isang siguro napaka-rich na tao, no, to the point na talagang binigyan nyo sila ng kaginhawahan, binigyan nyo sila ng bagong pag-asa, and now, parang payback time na, no, na parang since sobra-sobra na yung nare-receive na blessings ng pasyente mo nito before is gusto naman nila na ikaw naman ang makaranas, no? Kaya parang andito yung way na bibigyan kanila ng bahay, bibigyan kanila o ipo-provide nila talaga mga needs mo, even pati ng family, ibibigay nila. Para alam mo yung sa maaga mong edad, wala ka pa man ng 60, is andun ang pensionado ka or pensionada ka. Dahil nga doon sa kagandahang loob na ibinigay mo dito sa pamilya na to. Okay? So, yan na yung parang foundation achievements na yan. Isinasabi dyan na kumbaga new beginning nyo rin or rebirth, no? Kasi from your past life na talaga namang hilahod ka sa hirap, no? Na talaga lahat na lang problema mo, ultimo pagbili ng asin is talaga namang eto na yung God's perfect time for you to guminhawa naman. Now, accelerated motion. So, dito sa card na to ay sinasabi na kumbaga yung transformation mo dito is bumubulusok. Napakabilis ng transformation mo. No? Though, hindi naman mo man nararamdaman na big time yung dating sa'yo ng blessings or abundance dito sa araw-araw. Pero, tuloy-tuloy.
No, yun lang naman yun eh, no, tuloy-tuloy siya. And now, dahil dyan, kaya yung obstacles mo and challenges mo dito is talagang nag-end at nag-end na. So, tapos ka na dun sa mga ganong paghihirap. Tapos ka na dun sa mga issue na mga ganon na nahirapan ka, no? Kasi sabi ni God, tama na, parang sobra naman na yung pahirap sa'yo. Excuse me. God bless you. God bless you. Okay. So, ayun. So, dito is yung obstacles mo. Dito is talagang, parang, andun na rin yung no fear ka na, no? Kasi, alam mong si God is here. Okay? So, andun na yung, sige lang, go with the flow, no? Dahil alam mong guided ka dito ng ancestors, ng angels mo, archangels, elementals, fairies, ano pa ba? Ancestors, spirit guides, yan, no? The most high, no, si God. So, nandiyan sila lahat. Ascended masters is nandiyan lahat. Especially Archangel Michael. Pinahawak niya sa akin si Archangel. Okay. So, si Archangel is one of your talagang nagpubigay sa'yo ng protection, no? Especially sa mga demons and evils, no? Andito siya sa'yo to protect you, to love you, to guide you, no? Halos, andito siya para, alam mo yun, yung talagang hindi ka dalhin sa alanganin. No? Andito siya para alagaan ka talaga. At magawa mo ang mission mo ng tama dito sa puta. Okay? So, let's see kung ano pa ang ibubuga ng card. Oops, may dalawa. Wow! Victory and success in the house. Oh, di ba? Tumunog na po ang trompeta. Sabi sabihin, ito na yung sign na talagang ikaw ay aaho na, na ikaw ay magmumulaklak na, na ikaw ay talagang aaho na sa kahirapan, na ikaw ay magtatagumpay dyan sa mga missions mo sa spiritual. No, na lahat na magpapagamot sa'yo, lahat magtatagumpayan mo. Okay? So, yan yung kumbaga, inaano sa'yo ng card na huwag ka nang mag-alala. Alisin mo na yung takot mo. Okay? And now, your crown chakra mo is talaga nang namamayag. Pag talaga namang napakalakas ng crown chakra mo, talagang yung psychic abilities mo dito is talaga namang bonggang-bongga na yung pagka-active niya. No? Na talagang psychic abilities mo dito is talagang, alam mo yon minsan, parang isang tingin mo lang sa tao, alam mo na, basa mo na agad kung anong ugali, basa mo na agad kung sino siya, kung tao ba siya o aswang siya, yung mga ganon, no? So, ramdam mo agad, ramdam mo kung ang taong yan ay may karga, paano may karga, paano kung yung bawang tipong, alam mo na kung sino yung kalaban o hindi, no? Na parang kahit na kinakausap mo yan, hindi mo alam. I mean, yung iba is hindi alam na hinihigo pa na ng energy. Pero ikaw, alam mo. No, malayo pa lang or paparating pa lang to. No, wala pa dyan sa lugar mo, pero alam mo may paparating na bad energy. Na meron kang gagamutin na napakalakas. No, pero pagka once na nasa iyo na yan, at nagamot mo na yan, actually pagka step pa lang sa bahay mo or sa gamutan mo, na dumating na yan taong yan na dala na, yan yung nagdadala ng ano mo, parang low energy. Ang galing, magaling ka na agad. Magaling na agad ang pakiramdam mo. May mga ganun. So, let's see kung ano pa ang sasabihin ng cards natin. Ay, ang dami. Wait lang. Tingnan natin kung ano pang kasunod ng crown chakra. Basta, yung crown chakra mo, dito ingatan mo, ha? Okay, so we have the spiritual union. So, dito is ano, no? Talagang spiritually is talagang ando na yung malakas ka na talaga, no? Ano na to? Wala na tong tanong-tanong, no? Kumbaga talaga, andito na yung successful ka din when it comes, pagka pinag-usapan natin dito is about spiritual, no? Talagang andun yung success mo. Talagang andito ka sa generation na to na nabuhay, no? Dahil talagang ginusto mo eh, no? Ginusto mo rin to, and talagang andun yung dedication mo, kaya si God dito is talagang sinuportahan ka rin ng todo. No? Kaya dito nagpababa dito si God ng mga angels, archangels, kinausap din ang universe, no? Ang mga elementals to guide you, to protect you, iligtas ka sa anumang kapahamakan. Nandito sila ngayon. Kaya ang kasama mo ngayon dito sa lupa,
no, ikaw collective is halos isang batalyon o isang barangay, no, na kung makikita mo sila sa loob ng bahay mo o sa labas ng bahay mo, halos hindi na kayo makakadaan sa dami nila, no, sa dami na nagpo-protect sa iyo. Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe. Okay, so we have, wow, you have the light, diba? Andito ka para talagang magbigay din ng kaliwanagan sa mga karamihan sa tao, no? Para, alam mo yun, hindi na sila maligaw ng landas. Para matigil na rin yung mga katanungan nila sa mga sarili nila na ano ba ako talaga, sino ba ako talaga. So, nandito ka para ipaliwanag sa kanila o ipaalam sa kanila kung ano ba ang purpose nila dito sa lupa. Bakit ba sila iniluwal ng mga nanay nila dito sa lupa? Ano ba dapat nilang gampanan dito sa lupa? Okay? So, yan yung mga mensahe na kumbaga nais ipalating sa inyo ng ating divine, no? And even your mga kumbaga, even mga elementals, yan. So, yan yung mga messages na nilang ipalating sa inyo, collective. Okay? So, dito naman tayo sa tarot. Okay. See? Kung ano ibubuka ng ating card. Okay. So, we have mutual respect, love, and equality. Now is the time para andun yung, alam nyo yun, yung sa family to, ha? Bayaan ako to sa family. Or even sa mga pasyente and relationship ng pasyente and ng healer. No? Kumbaga, andito yung kailangan, irespeto po natin sila. No? Kung halimbawa meron silang ikwento sa inyo from the past, kung ano nangyari, mas maganda nga po hanggat maaari nag-iimbestiga kayo. Hindi po yung tira kayo ng tira na parang pagka dumating sa inyo, sartak tawas, tapos gamot, ganyan, ganyan. Oh, okay, next! Huwag pong ganun. Kailangan po maging friendly tayo sa mga healer natin. Ay, healer. Oo, healer and sa mga pasyente. Kailangan po makuha po natin yung loob nila para ma-share po nila sa inyo kung ano po yung mga nakaraan nila, kung ano po yung nangyari. Para na sa ganun po, hindi na po tayo yung tanong pa ng tanong. Hayaan nyo siyang magkwento ng magkwento and andun ka as a good listener. So after po nun, pwede nyo na po siyang gamutin. Then after po ng gamutan, so kwento po ulit ang kwento ng konti, ganito ganyan, kasi gumaling na siya eh. No? So yun naman po. Kailangan po dito yung love is nandun and equality is lagi po nandyan. Kahit hindi po kayo healer, kahit po sa family, kailangan po ganun. Okay, so we have emotional maturity. Okay, so sinasabi talaga dito na you're a healer, no? You're a legit healer po dito talaga, no? Na talagang andito ka para makapagpagaling, makapagbigay din ng mga himala sa mga tao na talaga namang hopeless na, no? Hopeless na. Pero andito ka dahil bibigyan mo sila ng pag-asa, ng bagong pag-asa. Okay? Okay, so we have the Four of Cups, the Chariot, and the Hermit. Okay, so dito ay sinasabi na kailangan mo lang talaga mag-focus, no? Huwag kang, I mean, eto pala muna. Okay, so dito says meditation, regret, no? So dito is parang sinasabi dito na parang meron kang slight, no? Na pagsisisi or parang tulala ka pa or parang meron ka mga questions na hanggang ngayon di pa rin nasasagot, no? So ang gawin nyo na lang dito is mag-meditate po kayo dahil sa meditation po, no? Especially po sa mga healer, nandun po ang mga kasagutan nyo, no? Doon nyo po malalaman. Okay? So now, ang kailangan nyo lang po para hindi na po kayo pala tanong, no? Kailangan nyo lang po mag-focus or huwag nyo pong pasukin yung isang bagay na alam nyo hindi nyo naman po kaya. Kung hindi po kayo sigurado, huwag nyo pong pasukin. Pero kung hihingi po kayo ng sign kay God at binigyan po kayo ng kasagutan dun sa sign na yun, go! Pero huwag po kayo mag-desisyon ng sarili, lalo na po sa mga healer, lagi po kayo hihingi ng sign kay God kung dapat ba o hindi yung mga gagawin nyo. Dahil si God lang po ang makakaalam or makakapagsabi na ito anak ang gawin mo, tama to. Ganun lang po yun, no? So, kailangan po dito is talaga mag-focus po tayo and yung awareness po nga natin, especially po sa pandinig, no, is andun po. Hindi po kasi maganda rin yung kung malakas ang third eye mo at kung hindi mo rin naman naririnig ang mga hinanaing ng mga ito or mga messages ng mga ito, wala rin po.
Okay? So, now is, andito ka din sa point na kumbaga, yun nga, na kumbaga, marami ka katanungan, and now, andun yung, sinesearch mo pa rin na sarili mo up to now, na parang, ano ba ako talaga? Para saan ba ako talaga? Kung halimbawa, healer ka, and para na-attract ka din, halimbawa, dito sa mga cards, no, is, alin ba dito sa dalawa ang ipa-priority ko? Alin ba dito? No? So, yun po. Kung kaya rin naman yung pambalansihin, like me, no, talagang andun po yung minsan, talagang hectic po talagang schedule ko. Kasi, hindi lang naman po ako tarot reader, no? So, andito rin po ako to heal, no? And at the same time, meron din po akong mga counseling, no? Meron po mga walk-in, nahihingi lang po ng advice, ganto-ganyan, ganto-ganon. And meron din po mga talagang healing, especially sa online. So, minsan po nag-aabot-abot po. Ay, ayoko po ng pila eh. Sa totoo lang po, ayoko po ng pila. Kaya po, ang ginagawa ko po sa mga walk-in, pwede po bumalik na lang po kayo ng 6. Pwede po bumalik na lang kayo ng 5 o'clock. May mga ganun. Ayoko po kasi nang may naghihintay po sa akin. Gusto ko po pag ano, salpak po agad sila. No? So, yung ganun po. So, now is, andito yung talagang nagsisearch at nagsisearch pa rin po kayo. Pero, ano lang po, bigyan nyo lang po ng balance. Pero kung hindi na po kaya, kasi po ako is, I have a double mission here sa Earth, no? So, binibigay ko naman po yung best ko para po, may bigay ko po rin yung part ko to help people. Okay? And thank you so much po doon sa mga talagang na-appreciate po yung mga ginagawa ko para sa kanila. Maraming salamat po. Okay, so now, again, this is a manifestation, ano? So, kailangan nyo po itong i-manifest, no? Kung ano po yung gusto nyo mangyari talaga, no? Kailangan nyo po itong i-manifest. Huwag po kayong tumigil, no? Kasi lahat po, no? Or bawat segundo, or bawat oras, may milagro pong nangyayari, no? Basta, lalo na po kung kayo is directly from God to God, no? Is talagang lahat po is posible. Lahat po is pwedeng maging posible. Lahat po pwedeng maging, alam nyo yun, magical, no? Dahil tayo po itong nakatira sa purely spiritual world. Okay? Okay. So, now is, andito po yung ano, no? Kumbaga, dito sa Six of Cups, is sinasabi dito na, kumbaga, meron pong mga old friends na gustong makipag-usap sa inyo, yung gano'n. Pero, andun po yung innocent sila sa mga ganitong issues, eh. Na parang hindi nila talaga matanggap kung ano po yung meron kayo. And ito mga old friends nyo na to, na syempre noon, hindi naman kayo ganyan, na wala naman po kayo spiritual abilities na ganyan. And now, nalaman nila na meron ka, para talagang ano sila, alam mo yung parang, ha, totoo ba? Eh, samantalang ganito yan dati, samantalang ganyan na ugali niya, ganito ganyan, pero tas ngayon, sasabihin niya, manggagamot siya. Yung mga ganon, ano, so, wag po tayong judgmental. Alamin nyo po muna kung bakit siya naging healer. Alamin nyo po muna bakit siya naging tarot reader. Alamin nyo po muna bakit siya nagkaganyan. Okay? Para po wala pong questions or wala po kayong maging pagkakasala sa Panginoon kung bakit ganun. Kasi yun na judge nyo po agad tong old friend nyo na ngayon po is a healer. Okay? Kasi noon talagang wala naman din siyang alam. It's just that talagang maybe talagang desire nitong collective na to, desire mo, kaya binigay mo sa ligad. Or maybe, meron ka talagang mga ancestors na talagang healer din, na hindi lang nag-active nito mga nakaraang generations, na sa generation mo siya bumagsak. Okay? So, para mga ganong pangyayari. Okay. So, now, again, so this is a, ano tawag dito, confirmation ano, na talaga yung authority is nasa iyo, na ikaw ay kaya mong bumuo, no, ng isang empire, ng ganyan, ng isang group, organization, para lang maisa katuparan yung mission mo dito sa lupa, na magkaroon ng mas dumami pa ang katulad mo dito, healer, na nagsiserve kay God, na walang kaliwa, puro kanan, puro diretso, walang kakaliwa, no. So, yan yung isa sa mga sinasabi ng cards sa Higita Bebe ko. Okay? So, let's see what's the last card. Kung ano yung last card na ibubuga ng ating tarot card. Parang walang lalabas. Sabi ko na walang lalabas. Okay. So, last shuffle. Last shuffle. Yun!
Okay. So, merong gustong makipag-collaborate sa'yo, no? Maraming gustong kumontak sa'yo. No? Maraming gustong kumontak sa'yo. Maraming gustong makipag-collab sa'yo. Kasi parang common, meron kayong common goals in life, no? Especially para magkaroon kayo ng, kumbaga, parang iisa lang ang gusto nyo. Parang dumami nga, no? Ang mga anak ng Diyos. Natalikuran na ang kasamaan, natalikuran na tong mga black magic, mga ganyan, spell works, no? Nandito ka para to enlighten na ito yung gusto makipag-collab sa iyo. Nandito ka na kumbaga, gusto niyang samahan ka sa ganitong larangan, no? Dito sa YouTube or sa FB, sa TikTok, ganyan, sa social media platform or even sa mga sa pag-heal, no? I mean, nalaman niya na ikaw ay may ganito. So parang meron kami sa meron ka mga ngilan-ngilan na pasyente na kumbaga healer pala siya na nagkausap kayo, meron pa lang pamana sa kanya ng mga ganitong gamit na hindi naman nagagamit, na sayang lang, I mean, tinabi lang. So andun ka para buhayin 'yon. Buhayin ulit 'yon para kahit sa family niya mabigyan niya ng protection. Hindi naman necessarily kasi na pagka binuhay mo ang gamit ay manggagamot ka na hindi. Unless, no, kaya mong protektahan ang sarili mo talaga, no, na kaya mong depensahan yung mga ibabato sa iyo ng mga makakalaban mo sa spiritual. Pero kung wala po kayo niyan, better family lang po. Okay? Someone is blocking my throat chakra. Okay, so we have the sun. So this is a success. No, talaga magiging successful ka sa lahat ng magagagawin mo. Kasi yun nga sinasabi ko, no, pagka kayo po is nasa right path, and at talagang lagi nyo kausap dito is si God, no, is talagang hindi kayo magkakaroon ng kabiguan. For the win po tayo lagi. For the win. Ganon. Okay? So for the win po tayo lagi, kaya wag po kayo mag-alala sa mga darating na pagsubok sa buhay nyo kasi God is with you. Okay? So, kung sino man po ang mga sumasalbahay sa inyo, i-let go, let God nyo po yan. Kasi no weapons formed against you shall prosper. Promise. No weapons. No? Wala talaga. Wale. Okay? Kasi talagang kayo po ibinigyan na ng kakayanan ni God. Binakuran kayo. Binalabalan kayo. No? Meron po kayong, kumbaga, shield na talagang napakakapal. No, para hindi kayo masaktan sa labang spiritual o hindi po kayo maatake, no? Kasi naandiyan surrounded po kayo ng mga guides nyo, no? Sila ang pinaka-guide nyo, bukod pa yung aura mo na naka may guide, physical, spiritual, bukod pa po yan. May bukod pa po kayong mga shields, no? So kaya be thankful and use it ng maayos, no? Huwag mong abusuhin, huwag dalhin sa kaliwa. Again, lagi ko pong binibilin sa inyo yan. Lagi po kayong manalangin sa Diyos Ama na bigyan po kayo na lagi ng kaliwanagan. Ilayo po sa anong pang tukso. Napaka-importante po niyan. Kasi po dito sa atin, sa ibabaw, and alam nyo naman po yan, si Eva at Adan, is yan po ang nangyari. Nagkaroon po ng tukso. Nagkaroon po sila ng sala sa Diyos Ama. Okay? So, kaya yung pagiging inosente nila, tinanggal po ni God. No? Kaya yun yung pinakaparusa sa kanila. So wag po natin antayin na tayo ay parusahan din. No? So make sure po na lagi nyo po yung sasabihin, sasambitin every time po na nagdadasal kayo, nandalin po kayo sa kaliwanagan, samahan po kayo sa inyong journey sa papunta sa kanyang kaharian. Para po maging matino po kayo, maging matino po tayo. Okay? So, yun lang po. No? Huwag na huwag po tayong nagawa ng kaliwa. Yan lang po lagi kong bilin sa inyo. Patuloy po tayong manalig. Paulit-ulit ko po pong sinasabi sa inyo yan. Mahalin po natin ang Diyos Ama, si Jesu Cristo Ama. No? Kung sino man po nagagabay sa inyo, kung si Santo Niño, no? Mama Mary, Mother Perpetual, Padre Pio, Saint Paul, yan. So, patuloy lang po. Patuloy lang po tayong manalig sa kanila. Humigi po tayo lagi ng gabay. Okay? So, maraming salamat po and God bless us all. Again, sa mga naka-resonate po, no, please, paki-subscribe. Click nyo po yung subscribe button and paki-like and share and paki-click din po ang notification button para po sa mga updates. Okay? So, maraming salamat po and God bless. Bye!